By this time, siguradong alam mo na na si Patrick Beverly ay isang ganap na na Los Angeles Lakers. Ito'y matapos ang trade kapalit si THT at Stanley Johnson na papunta naman sa rebuilding Utah Jazz team. Isa to sa mga off-season moves ng Lakers na masasabi kong unexpected, intriguing at exciting. Nakaka-intriga kasi nasa lineup pa ng Lakers si Russell Westbrook. Alam naman natin na may history itong dalawang to. Maraming beses silang nagbanggaan at trash-talkan. Nakakatawang isipin na baka sa susunod na season ay maging magkakampi pa ang dalawang yan. Tara, i-breakdown natin ang tatlong impact ni Patrick Beverly sa Lakers next season at ang ibig sabihin ng trade na to sa mga posibleng mangyari kay Westbrook sa hinaharap. Solidong depensa sa mga gwardiya. Yan ang una sa kayang ibigay ni Pat Bev para sa koponan ng Lakers. Ito ang bread and butter ni Patrick Beverly. Kakaiba ang toughness at competitive spirit nito sa guard position. Yung physicality at intense na depensa ang ibibigay niya sa mga gwardiya sa kabilang koponan. Not to mention na kaya niyang sirain ang laro mo mentally. Ito ang nagpasok sa kanya sa liga. Dito siya gumawa ng pangalan. Yung laro na may kasamang trash talk. Yung laro na may kasamang gigil at pangaasar. Hindi naman ito bawal sa basketball. As a fan, ito yung kakaibang entertainment na gusto mong mapanood habang may laro. At si Beverly ang isa sa mga patunay ng depensa na may ganitong klaseng strategiya. Malaking bagay ito for the Lakers team kasi mahinang-mahina ang kanilang backcourt defense last season. Actually, hindi lang sa backcourt kundi yung buong depensa nila in general. At mukhang isa to sa magiging role ni Beverly sa Lakers squad. Kailangan talaga nila ng designated defensive guard stopper na ang main focus ay depensa pero kayang umiscore kung kinakailangan. Energy guy. Ito ang ikalawa sa daladalang impact ni Patrick Beverly sa team ng Lakers. Nasa guard position to pero di takot tong makipagsabayan kila Embiid o Durant na di hamak na mas malaki sa kanya. Gagawa talaga ito ng paraan para ma-hype at mabuhay ang buong crowd kung lamang ang kalaban. May mga defensive antics tong si Pat Bev na talagang kakainisan mo if you're going against him. Pero sa mga ganung galaw niya, nai-ignite yung crowd. At kapag nabuhay na yung crowd ay makakakuha ng energy ang buong team to respond. Kahit pa nga si LeBron, hindi niya inatrasan. Buti na lang, magkakampi na silang dalawa ngayon. Crowd favorite tong si Beverly, lalo na ngayon na balik LA na siya. Mahabang panahon din itong naglaro as a Clipper. Panigurado, may mga fans na masaya sa move na to ng Lakers. Tried and tested na kasi yung pagkakaroon ng isang energy guy para maging championship caliber ang isang team. Yung may immediate impact sa court, offensively or defensively. At mukhang yun ang plano ng Lakers next season. Yung mapabilang ulit sa discussion ng posibleng mag-uwi ng tropeyo. Pangatlo, may playoff experience. Hindi kailanman nagminti sa playoff appearance si Patrick Beverly sa karir niya. Meron siyang 4 na taong playoff experience sa Rockets, 3 sa Clippers at 1 naman sa Wolves. Isipin mo, kapapasok lang ni Beverly sa roster ng Wolves last season at immediately nakapagbigay siya ng malaking impact sa Wolves at nakarating sa playoffs. Difference maker tong si Beverly. Kung magiging swak siya sa sistema at magagamit siya effectively sa rotation, mukhang panalo ang Lakers sa trade na to. Malaking palaisipan lang dito yung situation nila ni Westbrook. Maraming on-court incidents na kasi na involved itong dalawang to na parang umabot pa nga sa punto na kontrapelo ni Westbrook tong si Beverly. Isa sa mga tanong dito ay kung senyalis na ba ito na matitrade si Westbrook sa ibang team. May ilang rumors kasi na involved ang Indiana Pacers for a possible Miles Turner Buddy Hield trade package kapalit ni Westbrook. Kung mangyari man yun, posible na iangat si Pat Bev as a starting point guard. Maaari din namang ibasura ng Lakers yung lahat ng trade rumors kay Russ at going backward doon ng Lakers si Pat Bev at Russell Westbrook next season. Ano sa palagay mo? Mas okay ba na makita natin silang dalawang magkakampi at nagja-jive sa sistema o mag-move on na ang Lakers kay Westbrook? I-commento mo na yan sa ibaba at pag-uusapan natin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like at i-share ang videong ito. Abangan mo pa ang mga susunod naming videos. This is Paolo, your host, The Dribble Access. Thank you for watching.